Tatlo, ako pala ngayon, no? So wala sa tigus. Are you real friends sa totoong buhay? Yes po. And for me, yes po, then mas lalo pa po siguro namin nakilala yung isa't isa nung magkaka-work na kami. And kakaiba po talaga kasi mas kailangan niyo pong iparamdam dun sa manunood na magkakaibigan talaga kayo. Kaya hindi na rin po kami nahirapan, di ba? Kasi magkakaibigan po kami in real life. So, ano ang dahil ni Queen ang pinakagusto mo at ni Angelica? In real life? Oo, oh, in real life. Wait lang. Ano to eh? May take sa kabilang bibig ko. Sige na, laglagan po. Sige, first kay Ate Queen, as ate talaga siya, so ginaguide niya ako para kasi, syempre, ako po kasi pag may nagustuhan, gusto talaga. So, kung anong trip ko, parang gusto kong gawin. So, andun siya para i-guide ako and itama. Pero hindi naman mawawala sa ate yung pagiging matatay. Lalo na pag alam niya yung tama at alam niya kung ano yung para sa'yo. Si Angelica. Si Ate Angelica, yun din. Ate din talaga siya. Kalmado siya magsalita, kalmado siya mag-ceremony. Yun din yung sinisila ni Ate Queen, gusto rin nila akong magpasaayos, yun. Kaya ginagawin nila ako parehas. So, balik tayo kay Queen, ano masasabi mo sa dalawang kasama mo dito, Ayers and Angel? In real life din po. Hindi, in the pool's life. Ano po kasi, kasi kami ni Angelica, before Viva, magkasama na kami. So, ano, kapangkapalan namin yung isa't isa eh. But, seventeen, grabe. Tapos nakita ko yung growth niya. Nakita namin literal yung isa't isa kung paano kami nag-grow into that very lahim na mapusok. Na makukulit tayo ng pagtubo na subaybayan. Lahat ng pagtubo na subaybayan namin. Nakita ko kung paano siya, how she gracefully aged. Kasi dati kasi, syempre, ang dami pinagdaanan niya ni Angelica na secret pa lang mo. Tapos ngayon, mas alam niya na sa sarili niya, mas alam niya yung mga gusto niya in life, di ba? Mas secure na siya. And then, ayun nga, yung sabi niya ni Hershey na, yun, kasama ko na ngayon siya na pinagkasabihan. Kasi sila Hershey yung mas bata, saka si Denise. So, minsan sumasakit yung ulo ko. Sige, Angelica, ikaw na lang magsabi kasi marami akong kailangan gawin. Ikaw na lang. Tapos si Hershey, ano sabi mo? Marami gusto. Hindi naman, may pagka-impulsive lang kasi si Hershey. Oo. Na, which I really understand. Kasi, nung ganyan-ganyan, parang tanda ko pag gano'n. Nung ganyan-ganyan ko kasi, mas impulsive pa ako. So, sinasabi ko sa kanya na, yung ginagawa mo na yan, I've been there twice, baka thrice pa, and mas malala ko. Kaya, sinasabi ko sa'yo, na mali yan, and sana huwag mo nang pagdaanan yung nangyari sa akin kasi sobrang pinagsisisihan ko yan na ayaw ko namang mangyari sa'yo yun. Kahit si Denise naman, si Denise kasi mas naive eh, no? Siya yung parang pinakasobrang bait niya, utuuto, may magkaganoon siya. So, more on inaano ko siya na kailangan mas may stand ka in life, huwag kang masyadong pa-push over, ayun ko. Angelica, it's your turn. Turos din. Ako po, tumo si Ate Queen yung nagturo sa akin, okay na. Yeah! Oh, nandito. Kasi nga, nasa pagbela to, tapos po kami before, 17 years old pa na ako doon. So parang, yung sinabi nga po niya, parang halos karamihan ng stages ko sa teenage ko, parang kasama ko na rin sila. Yung sinabi, totoo po yun, siyempre nagturo sa akin, okay na. Tapos, tawag sa lahat ng ano, ng active workshop, kasama ko rin ko siya. Rehearsal ng dance, ng voice lesson, halos, hindi man siguro lahat eh. Most karamihan ng achievement is kasama ko siya. So para mas nagkakaintindihan kami. Lalo pa pag kunwari may mga, kunwari may open ako, may open siya. Mas open kami both, hindi ka niya i-judge. Ganito naman sa si Hershey tsaka si Denise. Tsaka si Hershey po, yun nga po.
medyo kung ano yung pinapakita na, yun yun. Pero mabait po yan. Kung ano meron siya, ibibigay niya. Ganon. Ganon siya mabait. Wait, mamaya. Kasi Denise mo, yun medyo... Si Denise kasi... Denise, kung nasa ka man. Well, yung picture ni Denise. Papakita mo lang. Kasi Denise medyo, yun yung sinabi ni Ate Queen, medyo ano po, uto-uto. Kaya sana, oh, medyo mawasan yung mga nag-take advantage sa kanya. Sobrang bait po kasi ni Denise na hindi siya makahindi. Kahit alam niya sa sarili niya na ayaw niya. May hiya siya kapag humindi siya. So... And then... Nasa kaman. Nasa kaman. Tigil mo yan.